awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. His message of compassion to all of humanity, his challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach. Salamat, Panginoon, sa iyong bunga. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon.
taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punya. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Laging tapat at laging tugon, narito handa kami, Panginoon. Narito handa kami, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla, misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ilang taong-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punya. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan, sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ibang ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punya. Misyon, lukob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, narito handa kami, Panginoon. Narito handa kami, Panginoon. Ang mga
kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Tapat at laging tugon, narito hangga kami, Panginoon. Narito handa kami,
prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. He beseeches you through the intercession of these holy martyrs that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us.
Tayo ngayon ay nasa ika-33 linggo ng karaniwang panahon. Ang misa ay pamumunuan ng ating kura paroko, Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo na po ang lahat. Mabuting araw po sa inyong lahat. Mabuting umaga rin po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Habang mapalapit tayo sa katapusan ng taong kasalukuyang panliturya, mapakikinggan sa mga pagbasa ang kaganapan ng panahon, tila nakakatakot, nakaguluhan ang paglalarawan sa mga huling araw. Ngunit hindi pagkatakot, kundi pag-asa ang hatid nito sa atin, ang pag-usbong ng puno ng igos sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa pag-asang ito. Nadarating ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Pinabago ng Espiritu ang luma tungo sa bago, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang kalungkutan tungo sa kagalakan, ang kawalang pag-asa tungo sa bagong buhay. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos
patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po lahat. Binibigyan ni Propeta Daniel ng pag-asa ang mga Hudyong dumaranas ng pagkakaalipin sa kamay ng mga banyaga. Mamamagitan ang Diyos at wawakasan ang kanilang pagdurusa. Sisimulan ang pagliligtas at pagluluwalhati sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit, maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay.
ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangang-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras sa piling mo, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tanging ang wakas na lamang ng panahon ang ating hinihintay upang maging lubos na ang kaligtasang handog niya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng yun at yun ding mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga hain yun. Ngunit, si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at yun'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap,
dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa punong igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon at sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Muli po ay mabuting araw sa inyong lahat. Ang isa pong karanasan nating lahat ay ang karanasang katapusan o pagwawakas. That is a common human experience about endings. Maya-maya, tapos na ang misa. Mamayang hapon, di natin namamalayan, tapos na ang araw. Katapusan ng kontrata, katapusan ng programa, tapos na ang kainan, tapos na ang pag-aaral, graduate na, katapusan ng buhay. Yan ang isang lagi nating nararanasan at marahil hindi natin namamalayan. We always experience endings, pagwawakas. We may not notice it, but every day, that is our experience. At dalawang damdamin meron kapag may pagtatapos. Ang isa ay lungkot, takot, kasi di natin alam ang susunod. There is uncertainty. Kaya may pangamba. Ano kaya mangyayari? Kapag may pagtatapos, there is fear. Natapos yung kontrata mo. Natapos na yung buhay ng mahal mo sa buhay. There's fear. Kaya yan ang isang damdamin, yung lungkot, takot. Pero meron isang damdamin, yung saya naman. Ay, salamat. Tapos na ang pagdurusa ko. Giginhawa na ako. Sa bawat pagtatapos, may dalawang damdamin. Takot, lungkot, at saya. At ngayong linggo, ang tema ng mga pagbasa ay tungkol sa pagkatapusan. Sapagkat sa bungad ng misa binanggit, nagtatapos na rin ang liturya ng ating simbahan, yung liturgical calendar ng simbahan. Kaya ang tema ngayong linggo ay tungkol sa katapusan. Katapusan ng mundo. Matapos man ang mundo, hindi naman tayo magtatapos ayon sa mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo. Darating si Jesus, titipunin niya ang kanyang mga hinirang. He will gather his faithful. Ang pagtatapos naman ng mundo,
It is not total annihilation, yung buburahin. It is more of renewal, babaguhin ng Diyos. At dun sa mga tapat sa Kanya, kasama sa pagbabago ng mundo. Titipunin, iingatan, hindi masisira. Yun nga lang, walang nakaalam kung kailan. Tanging ang Ama ang nakaalam kung kailan ang katapusan. Subalit magandang meron tayong saluobin habang iniisip yung katapusan ng mundo. Tatlong saluobin na isking bahagi. Ang una, mahalaga pong laging handa. Paano po maghanda? Mag-iipong ka ng salapi, mag-iipong ka ng pagkain, magpupundar ka ng mga bagay-bagay. Bahagi yan ng paghahanda. Pero ang paghahanda, simple lang naman. Gawin mo ang dapat mong gawin, gawin mo ang nararapat mong gawin. Para dumating man ang pagkakataon, wala kang pagsisisi. When your time comes and you have no regrets, then you can say, I was prepared. You did your best. Yun ang pala, yun ang susi ng kahandaan. Yung pagdating ng panahon, wala kang pagsisisi. Kanya nga po, kapag may namamatay, isang ina, malungkot mamatayan ng ina. Naranasan ko na. Para maibisan yung kalungkutan ng pamilya, sinasabi natin, mabuti ginawa nyo ang lahat. When you do your best, when you give your best, you will never have any regrets. That is being prepared. Kaya habang nandito pa, lagi nating isaalang-alang, gawin ang pinakamagagawa. Gawin ang pinakamabuti. Magagawa po yan. Saan man pong lugar ako madistino, anumang opisina ang iatang sa akin, sinisikap kong gawin yung pinakamagagawa ko. Sinisikap kong ibuhos ang maibubuhos ko. Sinisikap kong gawin ang pinakamabuting magagawa ko. Para pagtapos na ang iyong panahon, wala kang pagsisisi. Sasabihin mo, ginawa ko ang magpinakamagagawa ko. Ginawa ko ang pinakamabuting magagawa ko. Yan ang unang magandang saloobin. At ipagdasal natin ang biyayang yan. Laging maging handa. Ibig sabihin, ginagawa mo ang pinakamagagawa mo at ginagawa mo ang pinakamabuting magagawa mo. Practice it every day. Huwag nating sabihin, tama na yan, pwede na yan. Laging pinakamabuti ang gagawin. Pangalawa pong magandang saluobin ay yung meron kang inaabangan. You have something to look forward to. Na kahit at tingin mo itong pinakamabuti, meron pang mas mabuti diyan marahil. Hindi ko makalimutan ang kasabihan ito sa Ingles. Sabi nung kasabihan, good, better, best. Never stop until good becomes better and better becomes best. Good, better, best. Never stop
until good becomes better and better becomes best. Lagi kang may inaabangan. Kung nagawa mong pinakamabuti ang isang bagay, baka yung papalit sa iyo, mas mabuti ang magagawa. Kaya laging looking forward to something. What is beyond? What will happen after? Yung foresight, yung pananaw mo para sa susunod na panahon. Do not be contented with what you have. Do not be contented with this world. There's a better world. A world without pain, without hurts, without sickness, without worries. There's a world better than this world that we have now. And that is what Jesus is offering. We have something to look forward to. Meron tayong inaabangan. Parang mga magulang din po yan. Naku, yung anak ko, nag-aaral, pagdating ng araw, magiging doktor yan. Yan. Kasi yung mga magulang, may pangarap sa anak. Ang magulang, they imagine ano mangyayari sa anak nila. Magiging matagumpay na negosyante yan. Magiging matagumpay na abogado yan. We always have something to look forward to. At ang isang magandang saloobin para laging handa din. Hindi lang kung anong nasa harap mo, but you look beyond. Pangalawa po yan. At ipagdasal din natin. Pangatlo pong saloobin ay yung sigla interest, enthusiasm. Laging may sigla. Sa gitna ng mga kaguluhan ating nararanasan, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang panghinaan. Dapat laging may sigla. Kasi hindi naman talaga ito ang ating katapusan. Hindi ito, meron pa. This is not we are meant for, itong kaguluhan na ating naranasan. Kayong sigla, hindi dapat nawawala. Dapat laging nandiyan. Pandemic ba ang ating kapalaran? Hindi naman. Ang kapalaran ba natin nakasalalay sa mga politikong tumatakbo? Hindi naman. Hindi yan ang kapalaran binigay sa atin ng Diyos. Lagi may sigla. At yung siglang yung interes ang magtutulak sa atin para makiisa sa pagbabago ng mundo. Para makiisa sa pagbabago ng lipunan. Kasi alam natin, hindi itong ating kapalaran. This is only part of our experience. Hindi ito. Maging bahagi tayo ng paglilinang ng mundo. Pagsasaayos ng mundo. Huwag mawala yung interest. Kung anuman ating nararanasan sa ngayon, hindi yan ang ating kapalaran. Kung tayo man pinaglalaruan ng kung sino-sino, huwag mawala ng pag-asa. After their time, tapos na din sila. Mananatili ang mundo at meron tayong Diyos. Keep, wika nga, keep the fire burning. Especially in faith. Keep that fire burning. At ipagdasal natin ang biyayang yan. Yung tatong sa loobin, pagdasal natin. Pagiging handa to be prepared, mainaabangan, looking forward to, enthusiasm, yung sigla, interest. Anumang oras dumating ang katapusan,
anong uri man ng katapusan, nasabihin natin, ah, okay lang. Ginawa ko ang lahat. Iyan ang inaabangan ko. Iyan ang inaasahan ko. May katapusan ang lahat ng bagay. May wakas ang bawat yugto. Pero ang Diyos mananatili sa piling ng tao. At pangalawa po, sa tuwing ikalawang linggo ng Nobyembre, ipinagdiriwang natin ang pista ng Birhen, Ina ng Biglang Awa, Our Lady of Perpetual Socor o Pronto Socorro. Ang kanyang imahin po, kung nakapokus sa camera, ay nasa bandang kaliwa ninyo. Nasa bandang kaliwa ninyo. Pakita mo sa camera. Paano ba nagsimula itong debosyong ito? Kung mabasahin niyo po yung kasaysayang katabi ng larawan ng Birhen, nung sinauna, yung mga Pilipino-Chinong Katoliko, may mga kahilingan kay Mama Mary. At nagugulat sila, kaagad-agad, tinutugunan ng mahal na Birhen. Kaya sabi nila, si Mama Mary pala ay ina din ng biglang awa. Meron pong perpetual socor. Itong sa atin, prompt socor, mga titulo ni Mama Mary. Ang perpetual socor ay perpetual help. Ang prompt socor, prompt help. Sa Pilipino, ina ng laging saklolo ang perpetual help. Ang pronto socorro, ina ng biglang awa. Ako'y nabinyagan sa parokya ng perpetual help sa Kalamba, Sampaloc, Manila. Diyan ako nabinyagan. Kaya hindi ko makalimutan ang mahal na Birhen. Kaya mula noon, tumibay, lumaganap ang debosyon sa Birhen ng biglang awa. At sinasabing ang pinakalumang larawan ng pronto socorro ay nasa atin dito sa Binondo. Anyan po siya. Pakita niyo sa camera. Nasa atin. At naibahay ko na po ang kwentong ito. Ang isang imahin ng pronto socorro ay matatagpuan sa Marinduque. Yung punta ka Marinduque dito, o yung nakarating sa Marinduque, hindi nyo pwedeng mamiss ang pronto socorro. Sapagkat sa pier, ano pag na kayo nagbarko, makikita ninyo ang napakalaking imahin ng Birhen ng Pronto Socorro. Bago magpandemya, sabi ko sa mahal na Birhen, gusto kitang dalawin sa Buwak Marinduque. Sabi ko, gabayan mo ako. Isang araw hapon, ay ito sa Sunday afternoon, nagoy nagmotor papuntang Lucena, galing Binondo. Inabot ako ng ulan na malakas. Tumigil ako. Habi ko, loob-loob ko, Mama Mary, para naman sa iyo ito, tulungan mo naman ako. Nung tumila yung ulan, ako'y tumakbo ng puntang Lucena. Inabot ako ng Santa Cruzan. That was May. I think last Sunday of May. Talaga naman, bawat baryo ay may prosesyon. Katakot-takot na traffic papuntang Lucena. Sa makatuwid, medyo hapon na ako nakarating ng Lucena. Paggabi na.
Hinanap ko yung Pierre sa Lucena. Dalahikan yata. At ang tanong ako, saan po yung sakayan mapunta ng Marinduque? At tinuro sa akin, anong oras po ba alis ng lansya ng barko? Ay, sir, alas 8 pa. Mga 2 or 3 hours ang biyahe. Sa loob-loob ko, malamang 11, past 11 ang dating ko sa Marinduque. And I was alone. Medyo kinakabahan din ako. Wala akong kakilala sa Marinduque. Wala akong accommodation sa Marinduque. But I was praying. Nakasampa sa motor yung motor ko, nakasakay ako ng barko. Nakarating ako ng Marinduque, past 11, mag-12. Nagtanong-tanong ako, sir, ang mga hotel nasa buwak. Wala akong makainan. I have to travel from the pier, it's a town eh, forgot the town, going to buwak. I think that's mga 5 kilometers or more. Alone in the dark. But I was praying. Sabi ko, oh Mary, punta sa Coro. Tulungan mo naman ako. This is for you. Please protect me. I was able to reach Buwak past midnight. Naganap ako ng karinderya para kumain. Naganap ako ng hotel para mag-check-in. Kinabukasan, ang una kong pinuntahan ay yung simbahan ng Birhen ng Pronto Socorro sa Buwak, Marinduque. Inikot ko yung isa ng Marinduque, nakabalik ako ng Manila ng ligtas. I don't know if I can call it a miracle, but definitely, I can call it a favor. She guided me. She protected me. Kaya kung meron kayong mga urgent needs, pray to Mama Mary, ang ina ng biglang awa. Prompt socor, pronto socor. Bukod tangiyan debosyon dito sa Binondo, napatunayan na yan ng ating mga ninuno. She will help you, especially when you have urgent needs. Lalo pa ngayon, panahon, gusto natin instant. If it is worthwhile, Mama Mary will intercede for you. Taas natin kay Jesus lahat ng ating kahilingan sa pamamagitan ng panalangin ng ating ina, ina ng biglang awa. Happy Peace Day po ng Pronto Socorro. Palapakan natin ang mahal na Birhen ng Pronto Socorro. Magsitayo pong lahat. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw ay nabuhay mabuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, dumalangin tayo sa dakilang Ama na tayo'y bigyan ng sapat na lakas at pag-asa
upang maging handa lagi sa oras ng kanyang itinakda. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga leader ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. May taguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala, dala ng kamunduhan, abuso at karahasan. Tahakin nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa dahil sa salot ng COVID-19. Bigyan mo rin ng sapat na lakas ang mga nag-aalaga sa kanila, lalong-lalo na ang mga frontliners. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Sama din natin sa ating panalangin ng mga pasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa bang nagdiriwan ng kalangkaarawan at anibersaryo. Patuloy lawa silang pagpalain. Gayun din para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman at para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Sa katahimikan itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naaayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Jesucristo ang aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Oh,
Panalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang mahal, banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayun din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang yung kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghelag isiawit ng bapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikumbukal lang tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu, ngayon manal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang apo na ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ailahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalos yung buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maibagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Kami adya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming binanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Announcement. Dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa darating na linggo, Nobyembre 21, ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa halip na prosesyon, ay magkakaroon po tayo ng Holy Hour sa ganap na alas 3:30 ng hapon. Maraming salamat po.
Magsiluhod po. Let us pray the prayer in honor of Our Lady of Pronto Socorro. Our Lady of Pronto Socorro, you are after Jesus, our only hope. O most holy Virgin, whose merits have raised high above angel choirs to the very throne of the eternal, and whose foot crushed the head of the infernal serpent, thou art strong against the enemies of our salvation. O Mother of God, thou art our mediatrix, most kind and loving. Hasten then to our help, and as you did once save your beloved city from ravaging flames and our country from an alien foe, do now have pity on our misery and obtain for us the graces we beg of you. Deliver us from the wiles of Satan. Assist us in the many trials which beset our path in this valley of tears. And be to us truly Our Lady of prompt succor, now and especially at the hour of our death. Amen. Amen. Our Lady of Pronto Socorro, hasten to help us. Our Lady of Pronto Socorro, hasten to help us. Our Lady of Pronto Socorro, hasten to help us. Let us pray. O Mary, Mother of God, who amid the tribulations of the world watches over us and over the church of thy Son, be to us and to the church truly Our Lady of Pronto Socorro. Make haste to help us in all our necessities, that in this fleeting life thou may be our succor and obtain for us this request. Help us to gain life everlasting through the merits of Jesus, thy Son, our Lord and Redeemer. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Magsitayo pong lahat. Let us also pray for all the souls. May the souls of all the faithful departed, especially those whom we promised to pray, and those who need our prayers, to the mercy of God, rest in peace. Amen. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos si pagdiwang ang huling apunan
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa mga patuloy na nakikiisa sa ating live streaming. Salamat din po sa inyo. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting araw po sa inyong lahat. Magiging
aking isang pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap, ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Na si Jesus.